And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when he had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. Be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt. Wait lang po, ha. Basahin na lang natin sa Luke naman. So, Luke 2. Luke chapter 2. Anong version sinend ko sa inyo? Ito. Yan. 11 po hanggang 14. Kayo muna, go. For unto you is born this day in of David, a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God, and saying, Sabay-sabay. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Isa pa po, verse 14, go. Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Let's pray, Panginoon, mga salamat sa inyong mga salita. Kayo pong mataas, Panginoon, lagi sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral especially, sa preaching ng salita, Panginoon. This day, I pray na gabay niyong bawat isa dahil hindi dapat difficult topic, but this has become a difficult topic along the, as the years go by, Panginoon, dahil ito po'y controversial dahil maraming bagay, Panginoon, na even at early times, Panginoon, ay nakisakay at marami ding against, marami sumakay but nagda-divert, Panginoon, sa tamang message. So I pray na kayo pong mag-ingat sa amin at magbigay ng pangunawa kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang umaga po sa lahat. Merry, merry, merry. So, ang title po nito is Christmas Wars. Christmas Wars Part 1 po. No? So, dung umaga, mamayang hapon po yung Part 2. So, alam naman natin, December 25 ngayon, but sanlibutan po ay siyang-siya. Dahil sila'y nakainom na naman. Parang kanina nadaan ako doon, pa-morningan ko, di. Sabi ko, okay ah, di maluwag ang daan. Ilang naman napansin ko doon sa inyo. sa gate na sinarado doon. Pira, gising pa, nagiinom ako pala. So again, di naman lahat ganun. Okay, may mga kaibigan po tayo, mga Kristiyano din, nag-celebrate ng Christmas sa maayos na paraan. Palagay nilang maayos. At yung iba talaga maayos naman, yung mga ano lang, kainan, and then, kaso may mga Christmas tree sila, mistletoe and everything. Okay. So iba, sobra naman, sobra, nag-shutdown na sinang church, kasi nga aling sa Christmas, maraming silang gagawin siguro, maraming balak. Sari-sari po, you know? Kaya this time, hindi ko wala tanong pala si Brad, pero, iano ko lang yung ating, ano no, so kasi, ang ating church ay alay naman karamihan sa mga tinatawag dating ano no newifb. Okay, so hindi naman tayo associated doon na to the point na tayo ay sinusuport nila, but marami kasi nga po yan ay magandang samahan ngayon na meron tayo, at naniniwala ako na alay karamihan po ng tinuturo sa Bible, which is good, okay?
Kaya dito lang sa mga konting bagay lang nagkakatalo. Ito nga including dun. So, kailangan natin mention. And ganoon din tayo kasi magtatanong tayo, mga bata. Okay, gusto kong mangaruling. Saan ba yan? Okay lang ba yan? Ang daming bagay pa. Mas ngayon, parang kanina, hindi ko alam. Pag may bumati sa akin, hindi ko alam kung sinusubukan ako o ano eh. Na, sasagot din ako ng Christmas eh. No? So, aralin po natin yan ngayong umaga at mamayang hapon. At sana hindi ma-spoil kasi nga, ewan ko kayo. So, salamat dito kasi na vlog. Kala ko wala eh. Pero, kung wala sila ngayon, babanatan natin sila eh. Joke lang. At ano ba? Yan lang. So ngayon, paano to? Ano yung review ko po yung mga dating preaching? Kasi nakaraang tatlong taon, no? So nag-ano tayo dito, mag-ilimang taon na po tayo ngayon. So nag-skip lang tayo ng... Hindi pala tayo nag-skip. So simula 24, ito, nakalagay dito yung date. 2019, 2020, 2021. Sunod-sunod. Kasi nga, para alam natin gagawin natin. Okay? At again, hindi naman ito napakalaking problema. Medyo lang. May mga bagay pong gano'n, kaya naisip ko, another preaching na lang or pwedeng seminar din to eh. Yung, parang ito, may kinalaman dito sa ating ano, discerning word. Or discerning what is good and evil, parang pwedeng ganyan. Okay? Tandaan nyo yan ha, lalo sa akin. Kasi may mga bagay na hindi ganun ka daling intindihin nga lang isang pasada. Kaya na may tanong kanina, di ba? Maganda yun kasi ang isang tao po, hindi naman tayo, oh, yan ang turo natin, yan na yun. Eh kahit nga sa medical world, nabanggit nga kanina COVID, di ba? So, hindi pwedeng ilagay yan dyan and then kung tayo nag-iisip na tao, hindi pwedeng ilagay lang dyan and then tapos na, paniwala natin yan kahit anong mangyari. Hindi tayo ganun eh. So, ganun din sa Baptist, ganun sa doktrina, sa Bible. Yung mga bagay talaga na hindi tayo mga robot na pwede sunod lang tayo kung ano yung sinabi. So, inaaral natin yan and then, saka natin gagawin yung na determine natin na tama para sa atin. Okay? So, again, may na ba? Ayan. So, again, kahit nga malaman mo yung tama at tama, minsan hindi mo pa rin ginagawa eh. So, iba pa yung application, iba pa yung pag-aaral sa tama at mali. So, kaya, ayan, glad nun. Okay. Nawala tuloy ako. So, kaya, aralin po natin kasi ini-review ko yung mga past years. Eh, ang ganda na ng ating mga outline. Na, sino yung bago ngayong taon? Dito lang. Sino Brad, no? Sino Yesha? Nabuta pa yun last year, December. Dito na kayo ba nun? Okay. Ang puwet na puwet talaga kayo. Tutok lang kayo, ha? Habis yun, mag-copy kayo, eh. Basta ako... Tuloy lang ako. So, ngayong umaga, aralin lang natin itong material. Review na lang po para dun sa mga dati na. Sa mga bago, ang ganda po kasi. Kaya, gusto ko pong magbago, kaso wala. Yung mamayang hapon, nabanggit ko yung newifb, no? So, re-review lang natin. Karamihan kasi sa kanila, hindi lahat. Ay naniniwala sa Christmas at even sa Christmas tree. Re-review lang natin. As in, nasagutin din natin yung kanilang talking points. Para maintindihan natin kung saan tayo lalagay. Again, ano to, parang in times prophecy, nasa inyo, bandang uli ang kayo maghusga kung anong practice gagawin nyo. Pagkatapos kong i-deliver, I believe, yung ano yung sinasabi salita ng Diyos. Amen? Yes. So, umpisa natin sa 2019 po. Siyempre, una sa title po nito, Brand New Review, nasa YouTube lahat po to, tsaka sa Rumble. Title po natin last 2019 is Christmas, the good, the bad, and the ugly. So, ganda nung kasi. Merong magandang bagay sa Christmas, may masama at may talagang pangit. At kinuha ko lang itong title na to, pagkatapos ko na lang ma-realize. Sa pelikula pala to, but anyway, regardless. Magandang title kasi nga, ang outline namin last 2019 is ganun, exactly. The good, inaral namin yung mabuti sa Christmas. Yung masama, hindi, ano, no, hindi plain, may masama, mabuti, kaya... Kailangan tumuto kayo, hindi kayo nakatulog-tulog. Tapos, eh basta masama yan. Kahit ano mga, pag may nag-post yan, titirahin ko, hoy, sa demonyo yan. Huwag naman ganun. Kaya nga pag-aaralan natin yung mabuti, masama at pangit. So, outline lang namin last time. Of course, ang ating text is Luke 1:21. Okay, again, alam natin, sa mga bata, ito'y widely celebrated sa buong mundo.
Kahit pa yan ay, kasi alam na alam ng mga tao yan. So, by the way, pangalawa lang pala yan. No? Ang New Year po ang pinaka-sineserve ng buong mundo, pero second dyan ay Christmas. So, hindi natin kayang deny, hindi natin dapat deny, nandyan yan. So, kailangan natin aralin kung paano tayo dyan. Mamaneuver yan. Okay, so ano yung mabuti sa Christmas? Bilis lang po ito. Masabi sa Luke 21, 4 and 5, sabi dyan, Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the and lineage of David, to be taxed with Mary and his spouse, wife, being great with child. So, alam na alam yun, sorry, si Mary ay buntis, pero kailangan nila mag-travel kasi yung loko-loko nilang emperor ng time na yon na gusto silang i-tax. At isang way para i-tax yung tao, kailangan mag-register. Yung SIM Act, no? Register na tayo. Wala tayong magagawa. So again, parang sa tax, nag-abay tayo ng tax, pero hindi tayo exactly agree sa lahat ng programa ng gobyerno. So, wala tayong magagawa kung i-ano nila yung same-sex marriage na yan, kalokohan nila, demonyo nila. Nag-abay pa rin tayo ng tax. Pero hindi natin sasakyan yung... So, ibig sabihin, nagpapailalim tayo sa mga bagay papalang. So, ganun si Joseph and Mary. And then, ang point lang dito is, alam nyo, maganda sa Christmas, it's a good time to go back to their roots. Tayo mismo. For example, yan, yung mga reunion nangyayari dyan. Si Brad, may ganun. Yung iba, doon nila alagay kasi nga, kahit paano, parang naka-align din dito. So, sila ay bumalik doon, kung saan man tumira si Joseph, pero taga Bethlehem pala siya. So, maganda rin, yun kahit mamaya, yung talking points ng nila, maganda mag-share ng gospel, na sabi ko nun tuloy, no? So, una, bumalik sa ating roots. Pangalawa, maganda mag-share ng gospel, kahit paano. Nandun yung ating provision ng Panginoon, ng Christianity, ay hindi bastusing religion, okay? Karamihan ng, at least yung iba dyan, kahit hindi ligtas, nag-claim na sila yung Kristiyano. So, ano yung sabihin nun? We should be not ashamed. Okay? Hindi proud, thankful. Okay? At kaya maganda rin magandang opportunity sa mag-share ng gospel mamaya. So, yung iba gusto mag-winning. So, lagi na lang ginagawa yan. Eh. So, pero parang yun. Kaya hindi natin minabastos yan. Okay? Dahil in a way, pwede nating kunin yung opportunity at take advantage. Yung, again, kahit tradition lang nila yan, they are giving lip service to the Lord Jesus Christ. Amen? Yan ang maganda dyan. At sabi sa verse 17, sinabi po yun, sabi sa 10 and 11, sabi po dyan, talagang pinangalak ang Panginoon. Amen? So, siya ay Diyos, kaso siya ay nagkatawang tao. Pag nagkatawang tao, mayroon kang pinanggalingan. So, siya ay pinanganak, ginamit si Mary, Virgin Mary siya ng time na yon, at pinanganak ang Panginoong Jesus. Sabi dyan, this shall be a sign unto you. So, binibigyan tayo ng sign. Hindi ko na-elaborate dyan. Pero, yung gusto ko lang next is, verse 17 ay, sabi dyan, and when they have seen it, ito naman yung mga nakita. Ito yung po yung mga shepherds. So, nakita lang yung angel, yung binasa natin kanina. And sabi dyan, and when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. So, ang point natin next, ang point dyan, maganda yan dahil ito ay napaproclaim at least si Jesus po, ang Panginoong Jesus ay at least yung pangalan niya, yung nangyari sa buhay niya. Again, kahit yung iba, hindi nailigtas doon kasi nga may halong mali yung turo ng iba. Still, ang Panginoong Jesus ay nagiging at least famous. So, sabi dyan, shed abroad, known abroad. So, again, yun ang maganda sa Christmas. Okay? Or the birth of Christ. Halo na kasi. Amaya, lilinawin natin yung Christmas. The term. So, at least, ang panganakan ng Panginoon ngayon ay naibobroadcast, so say Diyos, nagkatawang tao, importante yun. At least, hindi naman tayo parang yung pumunta tayo sa isang lugar na hindi kilala si Jesus. Sino ba si Jesus? So, umpisan mo yun sa umpisa. So, yun ang maganda sa Christmas, kahit paano, naunahan na sila, at least yung ibang magtatanong, sino ba yung Jesus na yan? Eh, kahit pasiraan si Jesus, at least nakuha po ng ibang tao yung ibang facts about the Lord Jesus. And then, next is, so verse 13, yung kanina, binasa natin, ayun siya dyan, suddenly there was an angel, multitude of heaven hosts, saying, praise God, saying, glory to God in the highest,
and on earth peace, goodwill toward men. Okay, by the way, pag nagbabasa kayo, may kama doon, ha? Ayan, no. Earth peace, goodwill toward men. So, ang ganda, di ba? Ibig sabihin, ang in general po, ang mensahe natin, napaganda sa lahat ng tao. Except yung reprobate. Except yun, eh. Ganun talaga. Except yun sila, eh. So, pero, kahit mga unsaved yan, salamat sa Panginoon, siya ay mapagmahal. At siya ay gusto na tayong maligtas. At yun ang katotohanan po. Kaya again, yan ay pasok sa good, what is good in Christmas. Nagkakaroon ng pagpupuri. Amen? Mga dyan, na at least puro kamunduan yung narinig natin. Doon ngayon nga talagang nilalabanan nila. Puro Mariah Carey, tsaka... Ang pangit eh. Pero kahit paano may maliligaw dyan. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn king. So kahit paano maganda. Amen? So, at least, no, nagkakaroon again yung general public ng pagkakilala sa Panginoon in general. So, yan, ang sub-point, praises all over, kahit paano, ang Panginoon na yun. Ngayon, naman tayo sa bad. Mabilis lang to. Ano ngayon yung masama sa Christmas ngayon? Eh, napaganda palabas to nung ano eh. Ang ganda naman talaga. Kaso, napansin nyo yung umpisa ng ano, dito lang tayo sa chapter na to eh. Balik tayo sa Matthew 2. Sa nag-umpisa yung kwento, sa taxation, pera-pera. So, alam nyo ba yung Christmas ngayon, as in general, Christmas ngayon talagang, parang kanina, nilagsundo nga ako, pag-uwi namin, syempre, alam mo na. Ang nakita ko doon, di si Jesus eh. Ang kumita doon yung mga businessman. Kasi may mga lobo na yung mga, so, ito, laki kinita nito ah. Kaya nga si Pastor, din, naasar din minsan, kasi mga kapatid, they take the opportunity. Eh, syempre, alam nyo na, iba, kailangan kumita. Lahat naman tayo. Problema, yun nga, yung tradisyon nila, ang gagawin, hindi makakapag-church kasi sumbang gabi, nagbenta ng puto bongbong. By the way, nakatingin na ng puto bongbong? Amen. Gusto ko rin, hindi ako, ako nga, matabang yun. Yung tradisyon, walang problema po, amen. Eh, problema, hindi na makaka-church kasi kumita sila. Pero, yun, na-compromise tayo. Kaya, buti nga, hindi sinabot kasi talagang giinit yung preaching ko siguro. Kasi yung totoo, ama, lumalago tayo ngayon, okay naman yung kumita eh, walang problema. Pero opportunity yan sana, na-witnessan mo rin yung kasino pang importante yung kamag-anak nyo yan. Amen? Alam nila importante sa atin. Kaya silent witnessing niya, bakit kayo wala eh, Christmas? Wala, Christmas. Parang card na, parang trump card eh. Christmas! Walang explanation! Sarado yung church nyo! Parang ganun eh. Napunta doon. Kasi may pangit po dyan. Ginawang business. Kaya I believe, kahit Muslim, kahit mga Baptist nga, dahil pera-pera ang usapan. Sige, Christmas. Sige, kahit si Mariah, napakabastos nung babaeng yun. Ba't lahat sa mga, at least, Christmas. Baka si Justin Bieber, hindi ko alam. Sino pa nakikisabay dyan? Pati si Kanye West, si Jose Marichan. Diba? Yaman na nun. Pati nga, Shopee pa ngayon siya. Hindi ako naingit sa kanya, pero isang fact na alam ko, nakikisaw-saw lang yung mga yan. Hindi nila mahal ang Panginoong Jesus, kaya sila nakikrismas dahil sa ang totoo, sa pera. So, yan ang gusto kong point dyan. Yan ang bad. Dahil sa taxation, dahil sa pera, nahirapan tuloy ang Panginoon, nasa loob siya. Eh, pati si Mary, tsaka si Joseph. Eh, pwede namang, so, pwedeng gawin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan, kanyang foreknowledge na ipanganak ang Panginoon sa ibang convenient time, tama ba? Diba? Yung maisip mo dun eh. Pero tayo ngayon, sobrang convenient naman natin sa Pasko, di ba? So, kagabi, hindi na kami naganda, pero nakiano rin kami. Wala na kami balak magkumain ng ano. Sinubukan lang namin, kasi si Mamean niya nga, alam niyo naman, na yung ginagawa. Nakiusap, baka pwede tayo umorder ng ganyan. Eh, alam, mahal na naman yan. Tsaka wala nang di-deliver ng ganitong oras. Hindi tayo naganda. Sa soft limp ng pagkain na yun, meron naman. Kasi maraming competition. Anyway, so pera-pera, nakakasama. At burdensome to many.
Yun ang point ko dyan. So, number one, tela-pela. Number two, burdensome. Kasi nga, nakita nyo naman yung iba, talagang, iba, mahungutang pa. Iba, talagang gagawin yung gusto nilang gawin. At iba dyan, may emotional pa minsan. Kasi nga, pag walang pera sa Pasko, di naman kailangan. Kung wala ka namang pera, di magtsagasa na pera iba, ganun, kailangan magsaya. Itindihan nyo yun. Dahil sa Christmas na ginawa ng sino. Okay. Ayan. So, bad. Ugly. Punta na tayo sa ugly. Ito yung matindi. Alam niyo po ba yung The Christmas Carol by Charles Dickens? Nag-book review pa ba yung mga bata ngayon? Hindi na. Kayo, may book review na? Wala na? Kayo? Kayo? Book review. Babasahin mo yung classic. At i-explain. Isasummarize mo. Eh, ganun ba kayo? Ito, maganda sila kanila. Homeschool sila. May book review sila. Pero matin ng books. Kahit paano. So, wala na. So, kami ganun. Meron. So, kailangan kong basahin. Mamili ka dyan. Basta classic. O, di, ito na lang. Ang iksi. Ano yun? The Christmas Carol. Title. At of course, nakuha ko yung ano doon at may pelikula pa nga yan. Si, ano, montang ha. At ang kwento lang po ng Christmas Carol, parang dinimonyo nila yung mga galit sa Christmas. Tinatawag doon si Uncle Scrooge. Kilala niyo yun? Kung di nyo kilala ngayon, kilala niyo na. Yun yung karakter ng Kesyo. Galit daw doon sa Christmas kasi, ewan ko, wala atang anak, walang ano. So, galit siya. So, parang, pag binasa mo yan ngayon, ano, dapat celebrate natin Christmas kasi may drama pa doon. Parang namatay ata yung team doon. Hindi ko maalala eh. Parang namatay yung ano, tapos, may, parang typical na pelikula, meron silang, pagkatapos kang ma-excite sa action, sa ano, tapos bigla may papasok na bandang dulo, yung mensahe nila napakababa, pag siya, ano, wala naman eh. Pero pag sila, kasi excited na, ano kayong ending nung, ipapasok nila yung walang kakwenta-kwentang aral nila. So, ganun din yung nangyari doon. Kailangan ko i-celebrate natin ang Christmas. Kaya yung iba doon, kaya hindi na mag-church, hindi na aral ng Bible, ay kailangan ko i-celebrate Christmas. Kala mo, maka Diyos. Pero hindi. Okay? So, kaya ang point ko dito po, yung ugly, kasi mas matindi dito sa bad, ha? Ano sabi dyan sa verse 9? When they adored the king, they departed and lo, the star which they saw in the east went before them and came to stood where the young child was. Pero sabi sa 10, and when they saw the star rejoice with exceeding joy. So maganda, di ba? Maganda sana yung mag-celebrate. Ang problema, tingnan natin dito. Hindi ko nasulat dito, pero ito. And being warned of God in a dream that they should not return to Hero, they departed into their own country another way. So again, kung napansin nyo, hindi nyo pa napansin, sabihin ko, ginagamit ko lang po yung mga events dito para explain naman yung ating topic, okay? At alam malinaw, ha? Kaya ang point po dito, tingnan natin sa Leviticus 23:32. Ito po yung rare occasion na ginamit yung word na celebrate. Kaya sabi dyan, it shall be unto you a Sabbath for rest, and ye shall afflict your souls in the ninth day of the month at even, even to even, shall ye celebrate your Sabbath. So ito po yung dating aral sa kanila at commandment actually na celebrate yung Sabbath. Hindi masama kung tama yung pagkaintindi mo sa Sabbath. At tama yung celebration mo. Ano napansin nyo sa verse na to? Paano sila nag-celebrate? Sila ba ay nagiinuman hanggang magdamag? Sila ba ay gagastos ng beyond their means? At sila ay mangungutang para lang makapag-celebrate at magmuhang masaya. Ganda ng preaching ka na yun, bad eh. Tumatawa ako eh. Post mo sa Facebook. Ang dami kasi lungalingan sa Facebook. Kunwari, masaya at yun ang maging ano sa akin lang. Ganun ba? Ang ganda nitong message, itong verse lang na to eh. Alam niyo, celebration sa kanila, ang maganda, baliktad! Kaya ngayon, salamat, andito kayo. Alam yung celebration natin. Kaya kung di ako nag-ano, celebrate tayo. Kasi every ano, nag-celebrate tayo araw-araw. Kung nagpasalamat ka, una, pag-gising mo pala, mag-adasal ka sa Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa napakaraming blessing. At mapapasok mo dyan, ang inyong anak, ang Panginoong Jesus, namatay pa sa amin, bago yon siya, Diyos, nagkatawang tao. Alam natin yung birth.
default na sa atin yun. Pero yung iba ang gagawin, yun nga, yung iba business, yung iba papapahirapan ba yung iba dahil doon sa tradisyon. And then yun, ang pinakamalala, ano sabi dyan? Baliktad, bukod sa baliktad, baliktad sa ating text, sabi doon, tinakot sila, di ba? Bakit may takutan? Eh kasi loko-loko nga ito si Herod. O sabi niya, oy, sabihin niyo sa akin ha, kung nasan si Jesus. Basta susamba rin ako. Kaya gusto palang patayin. So bakit may takutan sa supposedly na magandang celebration dahil sa ating tagapagligtas? Yun ang problema. May mga bagay na hindi nakaalay kasi may mga taong loko-loko. At yung iba naman, ayaw lang masabihan na hindi ka naniniwala sa Christmas. Yung mga job na gano'n, parang hindi ka naniniwala sa Christmas. Alam mo bang malalim na usapan yun para tanungin mo ko dyan, gusto mo mag-expect ka na sagot sa akin ng isang linya ngayon? Ha? Parang gano'n eh. Kaya, gusto ko sabihin dito, ang ugly dyan is yung celebration out of fear. So, wag gano'n. Wag mo nang hayaan yung iba, wag mong iba naman, ganito rin tayo naman, wag natin silang takutin para hindi mag-celebrate. Wag din ganun, okay? Eh, pag di ka nag-celebrate, di ka ligtas. Ay, pag nag-celebrate ka, sa demonyo ka, wag din naman ganun. Wag natin gamitin ng fear kung magandang celebration niya, magandang event yan, hindi yan way para mag-celebrate. Dapat nga, masaya tayo. At balik sa Leviticus, di ko nabanggit kanina, pero nabasa niyo naman, sabi, don't afflict your souls, tama ba? Sabihin is, ang celebration talaga natin sa Panginoon, sa puso natin. Ibig sabihin nun, hindi tayo magsasaya, ah, ito naman ganyan, mag-utang-utang. At kunwari, hindi. Alalahanin mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Sasalamat ka sa buhay at kaligtasan kung ligtas ka. Kung di kaligtas, maligtas ka muna. Bago ka mag-Christmas-Christmas dyan. Yun lang yun. So, nakailang minutes na ako. Nakaisa pa lang ako eh. Kaya ang conclusion natin noong 2019, don't be hooked up on something that is not good. At the same time, don't make claims that you're not true regarding this day. It's mean, huwag tayo magsinungaling. Ang controversial dyan ngayon, Christmas tree, mamaya, isisay natin yun. Know when to make use of it and be careful not to compromise. Ibig sabihin, gamitin lang natin yung celebration, salamat, andyan yan, kaysa naman Muslim yung country natin, patay tayo. Andyan na rin lang yan, na gamitin natin ng maging wise tayo, hindi ka celebrate, hindi ka gumastos. Pero, gusto mo mag-Merry Christmas ganyan, bago mag-solid, wala akong problema dun. Kaso baka may, ano sila, maling connotation. So, yun ang ating number one. Number two, nakailang minutes ba ako? Sorry. 29, sakto lang. Pasko naman, okay lang mahaba, no? 20. Yan, isang oras, okay lang. Yung 2020 po, uy, last 2020, December 20, ang atin naman nagmedyo nag-neutral. Though may banat pa rin, nag-focus naman tayo kasi nga, napaganda naman Christmas, pinanganak ng Panginoon. Kaya ang title namin doon, He That Is Born King of the Jews. Okay, and then subtitle, The True Biblical Account of the Birth of Jesus, the True. Kasi nga, maraming fantasy yung iba, tsaka kung ano-ano eh. Kaya, points na agad tayo, sabi dyan, the truth about the birth of Jesus. So, nasabi ko pala yung subtitle nito ngayon. Hindi, yan, sabi ko na eh. Sorry ha, I'm getting ahead of myself. Christmas Wars, part 1 po yung title, pero yung subtitle, The Birth of Christ is Not Equal to Christmas. Yan ha. Para yung manatili sa inyo, in-explain natin dito, okay, may semblance yan ng birth of Christ, pero hindi exactly pareho. Okay? Yeah, be careful and huwag nang mag-compromise. Kaya number one, last 2020, yung point natin, tatlo lang to, ang text natin sa Matthew 2. Yan. So number one, ang dapat na totoo at accurate na kung talagang gusto mo i-celebrate ang Christmas, una, hindi December 25. Sabi nung, kahit si Pastor Anderson, sabi niya, eh, kahit ano naman yan, kasi di mo nga alam, hindi tayo sigurado. And therefore, baka 25, hindi mo rin sigurado. So yun ang pinaka-main point nila, review natin mamaya. Pero, I believe, sablay po yun dahil, again, sa Israel ngayon, at hindi pa naman nag-climate change ng ganong katagal, kahit nung panahon nila nag-snow dyan. At ang sabi nung binasa natin kanina, nung gabi na pinanganak ang Panginoon, nasa field pa yung mga shepherd, imposibleng gawin yon sa
winter time. Pero kagabi lang, minabasa ako na hindi yung talaga yun kasi yung time daw na yun ay maulan. And ilalo. Ewan ko ba. Anyway. So, number one yung dapat importante, kung Christmas man yan, ang birth of Christ, I mean, sorry, birth of Jesus, ang focus niyan si Jesus. Tama? Pero magugulat ba kayo pag may nag-Christmas party sa company nyo, tsaka sa school nyo? Lalo sa company kasi namin, international kami. So, hindi pwedeng mag-ano doon, hindi magbigay ng service sa isang ano lang. Lalo mga audio, ako, pamilya, magawala yun. Galit sila dyan eh. Kaya hindi na ako matod noon. But anyway, si Jesus dapat ang focus. Amen? Ngayon, pag hindi nila pinofocus yan, eh ba't kandiyan ka pa? Eh kung araw-araw pwede mag-pray, pwede mag-soul winning, tumatid sa tamang church, mag-aral ng Bible, hindi ng Santa Claus, kung ano man yan, at ang pelikula ni Jim Carrey, kung ano man yan. Dito ka na, amen? Kaya number one, truth about the birth of Christ, number one, si Jesus ang focus. Pag binasa niyo po yan, siya ang focus, obviously. Ang, kung paano siya pinanganak, siya sa galing, para saan siya, bakit siya napunta dito sa lupa? Okay? Ang sabi sa verse 1 nito, sabi dyan, inahanap nga siya ng mga ano eh, mga, hindi yan trickings ha, mga wise men. So, sino wise dito? Dapat maging wise tayo. Kung di ganyan tayo wise, ganyan naman yung wise. Kaya gusto kong bigyan din dito sila nga sinik si Jesus. Nainig ba yung mga bata? So, dapat kayo, ganun. Hinahanap natin, ano, sino si Jesus? Anong gusto niya? Ano yung facts about Jesus? Hindi, anong price mamaya? Kasi, pagalingan niya, ano bang parlor game mamaya? Iba nga niya, kabastosan pa eh. Gagalingan ko yan. Kasi, ano yung price eh. Excited sa Christmas party, hindi kay Jesus. Kasi kahit pag nag-focus kay Jesus yung mga yan, Christmas party, nako, mga to-turn off na yan ngayon eh. Sa totoo lang eh. Kaya number one, si Jesus ang focus, wise men sought after him, and then, true enough, ano nangyari? Gusto siyang patayin ni Herod. Ang point natin doon, God's enemy sought to kill him. Alam nyo, ganun na yung reality. Kung totoo ang gospel ang pinipreach mo, hindi lang gospel, pati yung ibang bagay patungkol sa Diyos. Pag totoo ang pinipreach mo, alam mo ba, makagalit sa ibang tao? Kaya imposible na makipag-happy-happy ka kasama nila. Yan ang totoo. Ang tamang birth of Jesus, siya ang focus, at yung wise men, hanapin siya ng totoo, hindi yung, basta Pasko, basta yun na yun, December 25 daw. Yun na yun, yung tanungin. Hindi, kaya tayo inaalam natin. Alam natin for a fact, hindi December. Hindi malamig. Ngayon, huwag din tayo magulat. Kung iba naman, tayo pa-persecute, tatawagin tayo Uncle Scrooge. Okay? Nagsama-sama ko na. Anti-Christmas ka, anti-Christ ka. Matay. Galing mo ha. Galing mo mag-ano. Galing mo maglaro ng, ano, ng salita, pero mali ka. Okay? Kaya get rid of anyone or anything that endorses otherwise. Yung gusto kong sabihin sa point number one, si Jesus ang focus. Pag hindi yan ang focus nila, huwag ka makisaw-saw doon. Number two, sa 5 and 6 po, mapansin natin, sabi dyan, saan siya papanganak? So, hindi alam ng iba. Pero yung mga matalino, alam nila, biruin mo, saan sinabi yan, sa Micah. Alam mo ba na may Book of Micah? Ilan ang chapter? Okay. Hindi sikat yan, pero pag nagbabasa ka ng Bible, alam mo yun. Sinabi doon, tinukoy doon, saan ipapanganak ang tagapagligtas, ang Messiah? Sabi sa 5 and 6, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, O thou Bethlehem in the land of Judah, art not the least of the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Hindi mo mahanap yung basta-basta. Unless binabasa yung salita ng Diyos. But anyway, salamat. Gusto ko sabihin dito, alam nila. Ang number two natin, accuracy of the scripture is emphasized. Kahit Christmas yan, hindi yan saya-saya. Ang makikita na dito, ba't alam nila yan? Bakit tukuyin nila yan? Bakit sinabi nung una yan? Ba't pinapisa yan? Para magtiwala tayo sa Diyos at saka salita ng Diyos. Yun yun. Okay, accuracy of the scripture is emphasized. So, four times dito, sa chapter na to, sa Matthew 2,
ano po yung mga nabanggit ko na kanina, yung place sa Bethlehem. And then, sa Hosea 11:1, binisan lang natin. Kasi sana nakukuha nyo. Hosea 11:1. Sabi po dyan, when Israel was a child, I loved him and called my son out of Egypt. Okay, alam ng Bible na sinabi doon na si Jesus ay yung pagkanyang pagpapunta sa panganak sa Bethlehem at nag-temporary siya, di ba? Nabasa natin kanina. Hindi natin binasa natin kanina. Kaya alam natin, after na siya yung panganak, medyo malaki na siya, siya ay papatayin, di ba? So, sila ay tumakas. Pumunta sa ano. So, alam na rin ng Bible yon. Hindi lang yung place, pati yung gagawin nila after noon, ano yung mga mangyayari kasama nung birth of Jesus, ng Messiah, siyempre delikado yun. Nabanggitan natin, may mga kalaban siya. So, gusto siyang patayin, biruin mo na record din sa scripture yung kanyang gagawin after noon, na matataka siya. Okay? And then, Jeremiah 31. Nasa Old Testament po tayo, titingnan natin yung accuracy of the scripture. Ito po yung nangyari naman. So, ang Panginoon ay umalis, ang kawawa ay naiwan. Kasi loko-loko nga, wicked yung king. Hindi niya makita si Jesus, pinatay niya lahat ng mahirap. So, ito po yung nangyari dyan. Ah, mahirap, sorry, mga bata from 2 years old below. Tama ba? Sabi dyan, na-prophesy na pala ng Bible yun. Sabi dyan, the said the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation, and bitter weeping, Rachel, weeping for children refused to be comforted for her children because they were not. Alam niyo ba sinabi rin yan sa verse 15 kanina, Matthew 2. Paano nalaman yun? Ganon ang scripture. Yan mo sabi dyan, no? Eh, sorry. 70 na. Yan yung kanina, sa 15. Kaya dito, nung namatay, pinatay yung mga bata, yan sinabi, according sa Matthew, yan ay fulfillment ng prophecy sa Jeremiah. So, last is 23. Sa kanina yan. Basta, gusto ko lang point, ang kapanganakan ng Panginoon, dapat alam natin yung truths. Number one, si Jesus yung focus. Pangalawa, ang accuracy ng scripture lang in-emphasize. Hindi kung ano-ano, mag-invento ka ng kwento na ano yung mga bata. Pasok natin Santa Claus, may stockings, at may gusto-gusto ng mga bata. Pero wala sa kanila katotohanan. At may reindeer pa na kanya-kanya ng ano ngayon. In Disney, ganyan ang ano ngayon. Alam ko, meron na naman sila ngayon. Nagkakakitaan yung mga syunga-syunga din kasi. Pangatlo, again, ito ay sa focus ang bakit, ano yung mga katotohanan about the birth of Jesus? Number 3 is verse 10. Ngayon ba maganda naman, no? Sabi dyan, when they saw the star, they rejoiced with exceeding joy. At sabi sa 11, pumunta na nga itong mga shepherd na to, sabi dyan, itong mga wise man na to, no? They worshiping and nagbigay ng treasure. So, ang point number 3, this event brings joy but only to those that understand. Okay, so maganda yung masaya. At totoong masaya, pero hindi katotohanan yung iba. Kaya ngayon magagalit siya pag sinabi, ba't December 25? Magagalit pa sa iyo yan. Sa halip na alamin nila yung katotohanan about the birth of Jesus, magagalit siya kasi, papasok na naman yung ano may, yung pagiging ang tawag sa atin yan pag ganyan. Killjoy or ano. May sabi nilang ano, yung maliit na bagay, na ano mo naman eh. Nitpicking, tawagan nila dyan eh, yung iba. So, magagalit pa sa'yo. Eh, samantalang, kung talagang gustong-gusto mo yung event na yan, di mo gusto malaman yung mga katotohanan dyan, yung accuracy ng pinag-celebrate mo. So, kaya tayo ngayon, mas masaya celebration natin, amen? Kaya sabi nga sa'yo, Merry Sunday eh. Kasi, mas masaya tayo dapat. Lalo naintindihan natin. So, napansin nyo dyan, yung iba, kung anong ginagawa. Pero dahil yung wise men, naintindihan ako anong nangyari exactly, ay mas masaya sila, di ba? Exceeding great joy. Si Herod, gustong pumatay. Pero itong mga wise men na nakita, naghanap, at talaga naman nakita nila ang Panginoon, ang saya nila. Kaya this event brings joy, but only to those that understand. Hindi sa lahat. Ngayon, basa natin siguro, andito lang kasi wala akong choice. Hindi talaga masaya. Men, ngayon, alamin mo na lang na ganito pala maganda ang celebration. Aral ang salita ng Diyos. Apply, aral, apply. Hindi yung isang beses sa isang taon, pakabanal kunwari. Kasi magsisimba ng maaga. Yung mga ganon.
Natapos na tayo sa 2020. Nakilamis na ako. No, sakto, no. Kailangan tayo sa last, no? Last year lang po to. Ito medyo matindi kasi nga, napipikon na ako. Binanata ko na talaga, okay? So, title po nito is The Enchantments of Christmas. Subtitle, Break Loose from the Bewitchments. Ano yung bewitch? Alam nyo yung witch, di ba? Ano ginagawa niyan? Usong-usong ngayon si Scarlet Witch, di ba? Parang nagpaano na naman yun, eh. Ayokong mag-ano, pero malamang. Kasi parang laos na artista na yun, eh. Hindi ako nagkakamali, nagpaano din sa mga kung sinong loko-loko. Di ba nga, sikat na sikat. Siya yung pinapa, ano, napanood ko rin eh. Siya yung pinakamalakas ngayon, alam mo yun? Siya yung pinakamalakas daw. At pag pinanood mo yung ano nila, siya talaga, kasi pinatay niya yung mga leader eh. Pati si Thanos eh. Hindi lang sila pinanood. Daan yun. Anyway, alam nyo na yung witch, di ba? Sobrang lakas nila. Pero actually, talo sila dahil ng Diyos. Pero, outside, pag hindi ka sa Diyos, di mo alam salita. Alam mo, mabibiwitch ka. Ibig sabihin, kahit ang talino mo, okay? Yung iba dito, kaya pinapakiramdam mo kayo eh. Alamat nga dito si Brad eh. Inaalala siguro siya, no? Si Pamela, namimiss ko. Hindi ko alam bakit. Yung iba, si Chedo, nahihiya, ewan ko. Pero ganyan po yan. Nataon eh. Anong ano? Bible o Christmas? Na-bewitch ka. Parang si Scarlet Witch. Ay! Ay! Nasabihin sa akin, KJ yung Paskong Pasko eh. Lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino. Hindi lahat. Pilipino rin kami. At lahat ng ano, hindi rin. So kaya, pasok natin. Kaya may hindi ko napapanood sa inyo. Nagpaano muna ako doon ng magic show. Okay? Kami din ng mga bata. Yung magic, di ba? Ano yung magic? Binibewitch kayo. Ibig sabihin, kala nyo, galing oh. Uy, saan ang galing yun? Di pa, tinago niya yung kanina lang, di napagaling. Uy, sabi, magaling pala siya, manloko. Hindi ka hanga doon. Amen, mga bata. Kapag may magic show dyan, umiwas ka na. Panoodin mo na lang ngayon. Buti nga, na-expose nila ngayon eh. Kasi nga, talagang kalokohan yan. Yan ang ibig sabihin ng enchantments. Ginagawa ka, niloloko ka. Gusto mo ba niloloko ka? Hindi. Sana, ha? Pero iba, ganun eh. May kanta pa nga ano eh. Alala ko tuloy, sorry ha. Kasi nung panahon ko, ayan eh. Nakamundo eh. Pero may kanta yung, sino man yun, sabi niya, love me, say that you love me. Fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you love me. Kasi naulo, no? Okay, alam mo, hindi totoo yan, pero sige lang, gusto ko, kunwari, mahal mo ako. Isang ganyan yung nag-celebrate ng Christmas. Kunwari, masaya ngayon. Wala mo ng KJ. Yung mga ayaw dito. Huwag nyo. Magsasaya kami ngayon. So, kaya ngayon yung mga nanonood ng magic. Ay, okay yan. Basta, uy, galing. Nagkaroon ng nakatago lang yung kanina. Ano ba? Hindi ka na bata. Kaya, point number one. Balik-alik tayo. Dito na po tayo nag-Jeremiah 27. Do yung Christmas tree sa Jeremiah 10 yun. Pero tayo sa Jeremiah 27. Ano technology, no? Bilis. Kayo naman po ang magbasa. Ready, go. Therefore, hearken not ye to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, ye shall not serve the king of Babylon. So, ayang context po niyan, okay, kung nangabasa niyo na yan. Noong time na yan, ay pinapasuko na sila, sabi niya, huwag na kayo lumaban sa Babylon, kasi papatusahan ko yun yung bansa, at nakaset na yan, talaga masakap ko yun, maraming sila mapatay. Okay. Pero, yun ang pinipis ni Jeremiah, ayaw maniwala ng iba kasi nga parang susuko ka na. Parang gano'ng kalabang ka, no? Yun ang sabi sa kanya. Pero ito po yung sinabi naman niya ngayon. Alam niyo yung nagsasabi noon? Ngayon, kung nagsasabi siya, oh, labahan natin China. Okay lang yun kasi at least di tayo yung takot. Tsaka di man talaga dapat isuko yung mga ano. Pero mag-judgment ng Diyos sa atin yun, sumuko na tayo kasi gagawin na ng Diyos yun. Tapos sinabi naman Diyos, di kayo mapatay.
pag kayo sumuko, maghihirap kayo, ganun talaga, mawala yung kalayaan nyo. Kasi loko-loko kayo eh. Kaya pinalasahan sila, maraming mawala sa kanila, pero kung gusto nyo makarecover pa, magpa-under muna kayo. Huwag na kayo ma-pride. Mali eh. So pwede i-relate sa atin yan. Minsan may ganun sa ating instruction ng Diyos. Okay, kaya magpa-under muna kayo. But anyway, pansin ninyo, yung mga nagsasabi noon, prophets and the diviners, mga ano yan, manghuhula, and your dreamers, mga tamad, puro tulog, yan naginip. Pero ba't na yung nainiwala doon? Ba't may nainiwala sa mga Pentecostal lang kesyo nakita nila yung langit ang impyerno? Yung tanong ko sa inyo, pag hindi naman yung totoo yan eh, meron nga eh. Meron pong ganyan, naloko. Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong maniwala dyan. Especially kahit yung mga mukhang pastor, mukhang prophet, ang mga prophet po, mga, even mga tunay na pastor, nagkakamali din. Ngayon, pag nag-align, yung sabi natin, lingkod talaga ng Diyos, yung sinabi niya, nag-align sa sinasabi ng mga diviner, dreamer, enchanter, and sorcerer. So, palagi mo, tama kaya yung preacher na yun. Kahit tama pa siya 99% of the time, eh, nag-align siya doon sa mga mga pagano. Sige nga, tama kaya siya? No, sabi ni Jeremiah, huwag kayong maniwala dyan. Dahil posible magkamali. Dito sa bagay na to, again, kay Jeremiah lang muna, sa context nila, talaga nagkamali even yung mga prophets. So, anong gusto ko sabihin dyan? Paano tayo makaka-break loose, no? Paano tayo makakalis? Kasi yung Christmas, ang sayo talaga niya, paano makakalis eh? Alam ko nang mali yan, alam ko nang hindi December 25, hindi nga December, at alam ko ang Catholic ang una nag-ano niyan. Yung iba, tinatanggi ngayon, inaaral ko ngayon, may iba-iba na ako na-encounter ngayon. Dati, walang gano'n, walang duda dati. Catholic, Roman Catholic ang nag-set ng December 25. Dati, walang duda yan. Ngayon, may sinasabi yung sila, hindi, mayroon talagang mga patunay na, pero hindi ka panipaniwala. So sana ngayon na intindihan niyo na hindi December 25 'yan. Eh kaso masaya, hindi ako makatanggi sa hindi kahit hindi inuman eh. Kahit kainan lang, fellowship, Christmas fellowship, eh trabaho naman 'yon. So hindi ako matanggi, pastor. Paano ko lalabas? Paano ko aalis diyan? At pag sinabi kong against ako diyan, anti-Christ ako kasi anti-Christmas. Meron tayong tatlong points. Number one, actually, sapat na to eh. Pero mamayang hapon, again, maganda yung mamayang hapon din. Medyo babalikan dito. Anyway, tatlong bagay. Sabi dito, sa balik tayo sa ating, ano no, sabi dito 6 and 7. Hoy. Okay, sabi dito, now I have given this lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and the beast. So again, ito ko na lang po ang nangyari dito, yung nabanggit ko kanina, ang ginamit ng Panginoon para parusahan yung Israel sa kalokohan nila, especially Judah, okay, ay ginamit si Nebuchadnezzar yung Babylon. So kaya point number one ko dito, realize the truth. So, may dalawang katotohanan dito. Una, pwede, and yes, ginagamit ng Diyos minsan even mga unsaved para gawin ang kalooban ng Diyos. Paulit-ulit po yan sa Bible. Okay, lahat yun, yung Israel and then yung Judah. Ano sinong ginamit ng Diyos? Eh, yung mga invading army ng mga unbeliever, mga pagano. So, paano tayo, ano kinalaman nun sa ano? Paano tayo mag-break loose? Ganito yan. Kung ginamit man ng Diyos, yung Roman Catholic, para mag-set up ng mga ganyang tradition na parang totoo, anong gagawin natin? Dapat ma-realize natin na yan, ginagawa talaga ng Diyos yun. Di pwede sabihin na ginawa ng Diyos yan, ginamit ng Diyos yan, so therefore, totoo yun. Hindi ganun. Kasi yan, ginagamit din ng Diyos ang kalaban, hindi automatically na pag yung kalaban nag-submit, okay, birth of Jesus, Christmas, ibig sabihin tama na, hindi. Hindi lagi. Kasi ang kalaban, ginagamit din ng Diyos, maraming paraan. Si Satan, ginamit din niya. Si Judas, ginamit din niya. So hindi ibig sabihin na ginamit ng Diyos ang isang unsaved, ibig sabihin, tama na yun. Okay? And then number verse 9, sabi dito, ito na tayo sa Jeremiah 10. Okay, ito na yung, daanan natin ng konti yung the thing about the Christmas tree. Kasi pinagkatalunan to, sabi kasi, hindi naman Christmas tree yan. Wala naman sinabing Christmas at walang ano, tree lang nakalagay dyan eh. Okay, so verse
Tingnan mo natin yung ano, ito to. Sabi niya, for the custom of the people are vain, for one cut it out, three out of the forest, the work of the hands of work of the workman with the axe, they deck it with silver and with gold, they fasten it with nails and hammers that it move not. So, but they are upright, but speak not, they must needs be born, because they cannot be go, be not afraid of them, for they cannot do evil either good. Anyway, sinasabi dyan, Christmas tree ba yan o hindi? Walang Christmas eh. Pero tree. So, pero interesting, bakit ka kukuha ng puno, lalagay mo sa bahay nyo, tapos dedekorasyonan mo? Sige nga. Ngayon, argumento naman na, hindi naman Christmas tree yan, ano yan, idol. Kaya masama talaga. Tama din. Kaso pwedeng, I believe ha, pwede pa rin applicable sa tree yan kasi ilang beses sinabi, tree, puno yan eh. At interestingly, bakit ginagawa ngayon yun sa December 25? And hango rin yun sa ano ng mga German yan eh, sa German, mga kulto nila. Na kukuha sila ng puno, didesenyohan nila. Sabi nyo, hindi, sabi nung isa, hindi naman natin, hindi naman tayo ganun eh. Eh pero naka-align kayo, bakit kaya? Interesting. Alam nyo ba, ganun ang panluloko? For example, nagtinuturoan kayo ng inom. Ano sabihin niyo mga lokolong para alam niyo, mga bata? Gusto ka nilang maging lasenggo ng katulad nila, paano ka nila i-recruit? Una, sabihin lang na, hindi ka naman uminom lagi, uminom ka lang ngayon, occasional lang. Hindi ka naman papakalaseng. Di ba? Ganun yan eh. Hinuho ka lang. Parang again, parang gayuma, parang bewitchment. Unti-unti lang. So, ganun din ngayon. Ngayon, pinapasok yung mga pagan tradition sa atin. Hindi naman si, hindi naman tayo nga pagano, kristyano tayo. Therefore, pag inadopt natin sa kanila, hindi pa rin tayo pagano. Nakuha niyo yung logic? Tama naman, di ba? Hindi, may nakapasok eh. Walang sense na December 25 na walang kinalaman sa birth, even yung Christmas tree, walang kinalaman sa birth of birth. Hindi, meron niya, may mga may sinabi siya, mamaya yun yung natin. Pero actually, supply sa Bible. Walang kinalaman yung puno, walang kinalaman yung, masama pala yung regalo, gaganyanin ka pa eh. Huwag ka tatanggap ng Christmas bonus, ha? Una, anong kinalaman nun? Pangalawa, hindi ka magsasabi sa akin. Nung pangatlo, kung para sa akin yun, lang pa kailang tanggapin ko, hindi. Sablay na sablay eh. Pero gagamitin sa'yo kasi kung mahina ka nga, Christmas bonus daw, pag tinanggap ko, hindi na yun wala sa Christmas. No! Ano dito, merong, Pero ano, may nag-donate sa atin ng, for example, na hindi ko naman alam, galing pala sa nakaw. Pero sabi niya, hindi naman. Anong gagawin natin? So, alamin natin hanggat maaari, tingnan natin. Pero kung inilaman natin, hindi natin alam na ganun pala yun, itanggapin natin kung yung pagkakaalaman natin ay galing yun sa mabuti. Okay? Naintindihan niyo ba yung sabihin? Hindi pwede attribute yung kasamaan dun sa tumanggap lang. Okay? Dami kasi matina dito. Kaya, again, ang paniwala ko dito sa, again, pwedeng tree lang yan, pwedeng Christmas tree, pwedeng hindi. Regardless, ba't mo ginagawa yan? Yun ang tanong ko. Kaya ang point natin dito, sabi dito ha, "Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of the heaven, for the heathen are dismayed at them." Ibig sabihin, may mga tradition sila. Ba't kaya yung mga, di ba karamihan tao, pag namatay, nililibing. May roots po yan sa Bible. Sa panahon nila, laging ganun. Kasi nga, later, doon tayo nang galing, doon tayo babalik. And then later, parang tayo natutulog lang. Okay, hindi yung kaluluwa natin ha. Natutulog lang yung katawan si lupa. Nakabulok ngayon, pero ang tawag doon natutulog kasi nga later bubuhay nuli. So kaya yung mga tradisyon, nakuha nilang Kristiyano hindi, ang mga tao nililibing. Eh bakit yung iba sinusunog? Bakit yung iba, alam nyo ba ibang ginagawa sa mga patay? Yung mga talaga sobrang pagano? Hindi mo maintindihan, kahit anong intindihin mo, yung iba sinasabit po nila sa puno. kaya? Aralin natin yun. Bakit kaya? Aralin natin. Mga pagano yun, aralin mo pa. Huwag mo sabi din sa Bible, huwag mo na aralin. Kung galing sa kanila yan, special sa kanila yan, huwag mo nang aralin ng basta alam mo sa pagano yun, iwasan mo na lang. Curious ako, pastor eh. Siguraduhin mo hindi ka maapektuhan.
Eh, Christmas din daw, yung star daw dyan, si Jesus. Eh. Aralin ko nga kung may mararamdaman ako pag umilaw-ilaw na yan. Hindi ko alam eh. Gusto, curious ako eh. Yung point ko, do not comply. Okay, kung sa palagay mo lang, yan ay ginagawa ng mga heathen, sa atin, walang malinaw na distraction niya, gagastos ka pa dyan. Bakit? Paano dahilan? Sige nga. O, wala kang, wala, basta Christmas, basta birth of Christ. Binabalik mo yung ano eh. Kung kinuman tayo mag-ganyan, gawin natin. Kung hindi, magtanong tayo bakit. Amen? Amen. Last. Verse 9. Balik tayo sa Jeremiah 27. Mamaya na po yung medyo mas madugo mamaya, pero at least ito ay introduction para mamaya. Ano nangyari dyan? So alam na natin. Balik tayo kanina sa again, ito yung judgment ng Diyos. Loko-loko ang Israel, nasakop na sila ang Syria. Yung Judah ngayon, medyo matatag pa, pero yung mga loko-loko din, may mga false prophet. Imagine natin kung natin ganito, yung mga US, may mga kaibigan ng Kristiyano dyan. For example, sila talagang bagsak na, tinanggap na yung bakla, kung ano man yan. Kagaya ba tayo? Laban tayo, amen? Yung Israel, ganun nangyari. Bumigay na, dati people of God yan, ngayon, ganun na, ngayon. Wala na. Kagaya pa tayo? So ganun na, ilagay niyo yung paan nyo ngayon sa Judah ngayon. Inasabi na, warningan na kayo, ang mangyayari sa inyo, katulad ng nangyayari sa Israel, nasa kuping kayo. Eh, loko-loko sila. Hilos God sila Diyos. Ngayon, sige, ngayon, tapos na kayo. Sasakupin na kayo. Anong gagawin nyo nga? Sabi ng Panginoon, magpasakop na kayo. Bahala na eh. Judgment nyo nga yun. Tanggapin nyo yung judgment nyo. Amen? Para mga bata, pag pinalo kayo, huwag nyo yung lalabanan lalo. Eh, sakit eh. Mali ka eh. Hindi na nyo ba yun? Pag mali ka, gusto mo itama yan, tanggapin mo muna na mali ka. Pag mali ka, tinanggap mo mali ako, hindi ko na gagawin ulit. At di na ako lalaban sa proper authority. So, ganito yan. Anong gagawin natin ngayon? Ganito. Ang Diyos sinabi, mag-submit ka na. Ang sinasabi ng mga false teacher, wag, okay? Yung kanilang prophet, diviner, dreamer, enchanter, pati yung mga nabanggit ko na yung sorcerer, sorry, prophet, na mukha namang siya talagang Kristiyano. May kinig ka ba sa kanila kung malinaw sinabi salita ng Diyos na wag? Hindi mga diviner yan. Special sila dyan. Yan ang ginagawa nila eh. Tsaka kilala yan eh. Sino ka ba? Yan. Kaya ang point ko lang po dito, by the way, hindi ko nasabi yung king. Ay, sorry. Hindi pala siya kasama doon. Basta yung listahan dito na pinapasunod ka sa gusto ng gawin. Lumaban tayo. Mag-rebelde tayo dyan. Huwag tayo nung kakampi dyan. Kahit yung sinabi ng Diyos. Ang tamang propeta. Kaya ganito gagawin natin ngayon. Ano ang gagawin natin? Sa situation natin, sabi nila, basta, mag-celebrate ka na lang din, parang hindi ka na ma-ball jack, hindi ka na ma- ano yung isolate? May tawag sila dyan eh. Black ball. Aba, Christmas na tayo, masaya na, kakampi natin at least once a year, ang Catholic, ang Presbyterian, ang sino pa yan. At Baptist, di ba? May Baptist day ka na rin. Pasok ko na naman, no? So, yan. So, bakit? Ang point natin dyan, fight the lies. Alam mo na eh. Kung alam mo na hindi December 25, hindi Baptist ang gumawa niyan. Ginawa ng Katolikan sa mga German pagans at nakisama na lahat ng ano, pati Hindu. Oh, okay lang yan, celebrate natin. Basta kay Jesus naman tayo, Jesus. Eh, ba't nakikisabay ka? Para masaya. Buong mundo. Sana nga pwede. Pero mangyayari naman yan sa millennium eh. Ba't di mo kaya maghintay? Tagal eh. Maghintay ka. So fight the lies. Okay, ulitin ko ha. Para tayo mag-break loose, hindi madali. Kasi dyan yung ano eh, pressure eh. Kahit yung mga hinahangaan nating preacher eh, Christmas din eh. Mistletoe din, tsaka Christmas tree. Ang hirap. Ano yan? O di, una, alamin mo yung totoo. Pag alamin yung totoo, hindi mahirap. Pero pangalawa, next step, huwag ka na makisama. Do not comply. And then last, labanan mo na. Kasi iba doon, pag hindi ka naman lumalaban, ano mangyayari? Ay, masyado silang passive. Ibig sabihin, alam nila, mali sila. Kaya, pag alam na natin ang katotohanan, huwag tayo sumunod, labanan natin. Sana nakuha nila ang ating gustong sabihin dito.
Again, gusto kong sabihin ngayon, no? Huwag din tayong OA, okay? Kasi dapat intindihin natin, again, pasok ko yung mga difficult topics like end times. Alam natin na patuloy silang pagsinungalingan na maraming taon, pati pastor nila. So, pag pinasok natin yung topic, huwag mo naman banata na parang ano sila, parang hindi mo sila naintindihan, okay? Intindi mo sa sila nanggagaling. Mahirap pa sa kanila mag-break loose, tayo muna mag-break loose sa bewitchment. Pag nagawa mo na yon, saka mo sila tulungan, okay? Kaya, isa-isa yung mga ginagawa ko na lang, ha? Yung mga practice ko na lang. So, ibalik nyo sila. Pag sinabi Merry Christmas, ano nga sabihin nyo? Yung saya nun, eh. Tsaka positive naman yun. Tsaka birth of Christ daw yun, eh. Pwede, ibalik mo sila sa birth of Christ. Merry birth of Christ. Kung ano, wala talaga, di ba? O kaya, God bless, salamat sa Panginoon. Siya ay mataas, di ba? Well, ganun na lang. Panginoong Jesus, yun. Ay! Hindi ito basta Christmas lang. Jesus talaga, Bible. Yan. So, pwede natin gawin ganun. Pwede natin sakyan, pero hindi sa terms nila. Amen? At mag-focus tayo sa Panginoon at sa kanyang katotohanan. Huwag nyo nga yan na sabihin nila, eh, inaaral mo pa yan. Ano mo gusto mo? Di ba katotohanan? Talaga, aralin natin. Kung medyo dinidespise nila yung katotohanan, pag-aaral, eh, huwag mo silang sakyan. Kung kaya mo silang influence to the better, di-influence mo sila. So, sana malinaw po. If ang ano natin na lang, no? Finale nating verse, disciple dyan sa 1 Corinthians 15. 34. Masaya ba kayo? Sabay-sabay natin to. Ready? Dali. Tama ba? Okay, sige. Ready? Go. Make your righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. Ulitin natin, ulitin. Ready, go. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Anong sabihin niya? Ganito yan. Even yung mga, ito, yung mga sinasabi niya dito sa bago ito, mga, again, mga bagay po itong mga aral po na naglalaban po yung tama at mali. At yung ibang tama po ay minsan nakatago sa ibang tama din. So, ibig sabihin, parang hirap na ma-determine, Pastor. Tsaka Paul, no? Eh, sabi dyan, huwag kayong maloko, huwag kayong papaloko. Yung mga maling communication, either manner of life yan, or pag-asalita, katuruan, huwag kayong papaloko. Yung sabi dyan. So, ganun, i-apply natin sa Christmas. Naintindihan nyo ba na maraming mali, ang daming compromise? Or again, aminin natin yung iba doon, hindi natin exactly alam kasi hindi tayo time traveler, okay? So, pero binibigyan tayo ng clue ng Diyos, salita ng Diyos. So, kung alam mo nang mali yun, huwag ka nang makikiayon. Plus, mag-ingat ka. Sabi niya, huwag paloko. Yung mga konting maling komunikasyon dyan, maling aral, ikukurap yung ating magandang gawain. Kaya mangyayari yung iba, huwag ka magtaka kung iba, once a year lang umaten. At sapat na siya kanila yon. Kasi nga, saya nun eh. Pag iba, boring. Ibang araw, boring. Ibang buwan, boring. Eh, doon na lang ako. Nakakadala po yun. Kaya yung ating year-end fellowship, hindi na natin masyadong special, hindi rin masyadong bongga, hindi rin masyadong... Ganun tayo eh. Binabalas natin. Tapos, puro salita pa rin ng Diyos. So, kung andun ka pumunta ka dun sa mababang na daylanan, at least, makakakuha ka rin ng dose ng salita ng Diyos. Okay? Yan. Bitbitin mo na, Stephen. Awake to righteousness! Ano sabihin, awake to righteousness? Sabihin, doon ka, maano. Sabihin, parang ini-enchantment eh. Parang, ah, okay na. Masarap naman Christmas. Lahat ng, ano, kasama natin si dating daan. Ay, hindi ko alam kung nag-ano sila, pero kasama natin mga kulto. Hindi, no? Okay, salamat din. Pero ano ba, Catholic, lahat ng Baptist. Ay, sarap naman nun. Lahat, ano man yan? Evangelical, ay, bati muna tayo, ganyan. Awake! Magising ka, uy! Nasa labanan tayo! Huwag kang makisaw-saw. Sinasabi nito, parang kasalanan din yan eh. Okay? Dito papasok yung mamayang kahit mamayang hapon. Ito yung sabi kasi ni, ano, ng ating hinahangang preacher na I believe dito mali siya. Sabi niya,
yung magandang tanong, sabi niya, therefore, anong ibig sabihin? Kasalanan ba na mag-Christmas? Yan, tanong. Magandang tanong, di ba? Ang sabi ko lang doon, medyo mabigat yun kasi magsinabi mong, yes, oh! Titirahin ka na niya. Kasi nga, sabi sa Romans, ano, dapat, ano eh, bayaan mo yung celebrate yung ayaw, wag. Mamayang hapon, babalikan natin yon. Okay? Ano ba yung sinabi na kasalanan? Mali, especially sa Diyos. Eh kung mali ang ginawa mo, hindi kasalanan din. Pero yes, hindi ganun kabigat. Naintindihan naman natin yun. Diba? Kasi nga, sinusubukan mo i-glorify ang Diyos. Pero still, eh, nagkamali ka sa isang parte, hindi mali pa rin. Kaya sabi dito, awake to righteousness. Yung pagsibilan yung righteousness, yung talagang tamang-tama. Kung naintindihan mo na yung tamang-tama, huwag ka na makontento sa medyo tama lang. Kung kaya mo 100, huwag ka makontento sa 95. Ganun din sa attendance natin, ha? Kung focus din tayo dyan next year sa attendance natin, kasi dito naman tayo natututo, wala namang iba, di ba? Tsaka hindi natin mabuhos kahit chat-chat lang yan, send memory verse, send Bible verse, okay na yun kahit di siya masyadong matin. Kasi nakikita naman yung post mo, pastor. Ha? Wala yun. Kahit mga dating doon, nakiki-Bible verse din sa Facebook. Eh sabi dyan, kung alam mo yung tamang-tama, doon ka na. At ito yung last point dito, no? Hindi, sarap talaga. Ba't sila nag-celebrate? Hindi nila alam yung pinagagagawa nila. Yun ang isang sabihin dito. For some of the knowledge of God, I speak this to your shame. So, hinihiya ni Paul yung mga taga-Corinthians. So, ganun ginagawa ko sa inyo ngayon. Again, kung mamaya, mangaruling kayo, at gusto nyo, gusto ko lang maranasan yan, pastor. Ikaw, pastor, naranasan mo yun eh. Hindi ko pa alam dati. Ako ngayon, una, si Aiden, si Peter. Sa palagay nyo, haya akong mag-ano yan, ginagawa na iba, para namamalimos. Di mo alam kung saan na pumunta. Kasi dati kami talagang, di ko na mapabalikan yung pinuntahan namin. Kasi nga, pag may kasama kang matanda-tanda, kahit di mo alam na lugar, sama ka lang eh. Eh, paano yung babae pa? Atay. Okay, so gising na. Let us learn the truth of the matter. Avoid the expose the lies. So ngayon, paano yung basta yung ligtas ngayon? Magaling pa na preacher. May bagay na, may dahilan yun. Kaya ako tinatanong ko sa lagi sarili ko, bakit kaya siya, ang galing-galing niya sa ibang bagay, bakit dito nayari siya? Sinabi rin niya naman yun. Gusto ko kay PSA, sinasabi niya lahat eh. So kaya, alam ko na, ang ano niya, nung inano ko yun, okay, binabasa ko siya, bakit? Medyo sinabi rin niya kasi masaya. At sabi niya, opportunity. Pero ang basa ko doon talaga kasi masaya. Yun sabi niya eh. Ang paganda nito eh, yun tayo magasaya, tapos di mo gagawin. Sayang naman, parang ganun. Okay? So, kaya I believe, ay masaya naman talaga yung masayang family. Kaso nga, pwede naman tayong magsaya na nakafocus pa rin sa katotohanan eh. Diba? Why not? So, yun na yun. Kaya, ang ginagawa po ni Paul sa 1 Corinthians 15, hinihiya niya yung iba. Mahal niya yun ha, mahal niya yung mga. Ba't niya hinihiya para lalo mag-isip? Nasa 98 na ako, Pastor Paul eh. Kaya mong 100 eh. Oh, 98 ka lang. Oo nga, no? Parang mali. Ayun. So, natuto siya. 100 na ako. Diba? Amen. So, yun lang. Mamayang hapon po, kung sana at least introduction lang to, pinag-compile ko lang yung the last 3 years. Yun, mamaya po, ang gagawin natin, nasagot natin again yung mga talking points sila, kung gaano ka-accurate o hindi. Okay? At mamaya, lulutang din yun yung gusto kong palutangin. And again, pwede magtanong po ha, after na lang ng preaching. Pwede yung pasa sa Sunday school. Okay. Let's pray. Pakita, salamat po Lord sa time namin na mag-aaral ng salita ng Diyos. Again, maraming salamat po sa panganakan ng inyong anak Panginoon na aming tagapagligtas naman. I pray na bawat isa Panginoon, at least yung mga unsaved ay na-inform sila about this and the mag-time na masolve namin sila or sabukan sila yung solve Panginoon, at least nakita nila yung background dyan ng Panginoong Isus ay ang iyong anak, siya ay Diyos, nagkatawang tao lang. Ginamit nyo ngayon si Mary and Joseph, Panginoon, na alagaan naman ng Panginoong Isus sa kanyang bodily form. At siya po ay totoong pinanganak at napaganda nang i-celebrate, pero sa tama, Panginoon, nakita namin dito sa tama. At hindi naman mag-isaw-saw kung ano yung established ng sanlibutan at even mga compromised stance and compromised celebrations and date and then sa actual celebration, Panginoon, na makita namin yung Panginoon at makontento rin kami na ang actual celebration, Panginoon, ay hindi din sa lupa mangyayari, yan sa langit, Panginoon. And therefore, di kami boring, Panginoon. Maglingkod lang kami na maglingkod dito sa present time. And exciting, Panginoon, yung time na i-reveal niyo yan. And even now, na alaman namin na sumusunod kami sa inyo, ng kalooban,
should be exciting to us, Panginoon, just to fulfill your will in our lives at this time, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kayo mag- bless, Panginoon, sa kainin namin, even sa fellowship, Panginoon, sa napakaraming blessings, sakyan, sa success din kahapon. Bawat isa, Panginoon, na ikiisa, Panginoon, na gusto yung paglingkuran, Panginoon. So, yun lang po, Lord, sa end of this year, Panginoon, and the start of a new year, kayo pong magpala at magagabay sa bawat isa as a church sa amin and as individuals, Panginoon. Yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, pray. Amen.